tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay na naib sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay na naib sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwain ay hindi mahadlangang kamtin ang iyong paggiliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nangalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang nagdiningning
na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kanyang kanan, bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuutan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasangayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging koblihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw, Poon, aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ko at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaling. Iyong kinalinga ang iningatan ko laban sa agita ng masamang tao. Poon, sa mga kamay mo, habihin ko ang buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Nagbibigay kasiyahan pagkain dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo
upang manalig kami sa inyo. Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Nung mga panahong iyon, sila ay, yung mga Israelita, mga Hudyo, ay nagtatanong kay Jesus, ano pa bang mga himala, ano pa bang pwede mong gawin para kami ay maniwala? At nabanggit nga nila na ang kanilang mga ninuno, nung sila'y nasa ilang, ay binigyan ng Diyos ng pagkain mula sa langit, yung tinapay na tinatawag nating mana. At yung mana na yan ay siyang nourish, no? Yan ang nagdala, no? Sila ang yun ang naging pagkain nila habang sila ay wala nasa ilang, habang sila ang mga Israelita ay lumalakbay sa ilang, sila ay halos walang pagkain, walang mainom. Subalit yung tinapay galing sa langit na bigay, akala nila bigay ni Moises, kundi pero ito'y galing sa Diyos. Yun ang nag-sustain sa kanila. Ngayon, pinahayag ni Jesus at sinabi, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Si Jesus sa Eucharistia ang nagbibigay buhay sa ating lahat. Yan din ang pagkaing nagsusustain sa atin, nagno-nourish sa ating paglalakbay patungo sa pinangakong lupa para sa atin. At ano yon? Yung kalangitan, yung makasama ang ating Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Habang tayo ay naririto sa lupa, habang tayo ay lumalakbay dito sa lupa, kailangan din natin ng nourishment, ng sustenance, no? Ng pagkain na magbibigay sa atin ng lakas. At yun ay walang iba kundi si Jesucristo na tinatanggap natin sa Eucharistia. Mga kapatid, ano ba ang ating prioridad? Ano ba ang ating pinag-uukulan ng pansin, ng ating atensyon, ng ating panahon, ng ating lakas? Mga bagay-bagay lang ba dito sa mundo na alam natin ay maaring mawala at hindi rin natin, no, madadala sa langit? O sana ang ating binibigyan pansin at diin ng prioridad ay ang magbibigay sa atin ng buhay walang hanggan.
Minsan, binabanggit ko sa mga magulang kapag nakakausap ko sila. Sabi ko, pinagdarasal nyo ang anak nyo maging mabuti, maging successful, no? Maging magtagumpay. Siguro maging matagumpay na doktor, matagumpay na abogado, kung ano-ano pang mga pinapangarap natin sa ating mga anak. Subalit, pinagdarasal ba natin at pinapangarap din ba natin at ginagabayan din ba natin ang ating mga anak na makapasok sa langit? Dahil yun ang pinakamahalaga. Maging successful ka man, maging matagumpay ka man dito sa lupa, eh kung hindi ka naman makakapasok sa langit, temporary lang ang lahat. Temporary lang. Maging ikaw pa ang pinakamakapangyarihang tao dito sa mundo, o ikaw pa ang pinakamayamang tao dito sa mundo, ikaw pa ang pinakasikat na tao sa mundo, pero kung hindi ka rin lang makakapasok sa langit dahil iba ang naging prioridad mo sa buhay, anong halaga nun? Hanggang dito lang sa mundo. Subalit, kaya nga tayo pinaalalahanan ng ating ebanghelyo ngayon, ang tunay na nagbibigay buhay, at itong buhay na to ay buhay pang walang hanggan, ay walang iba kundi ang ating Poong Jesus. Sa Eukaristiya, tayo ay tumatanggap nung tinapay ng buhay na nagbibigay sa atin ng buhay walang hanggan. Napakaganda po nito na kahit sa pangkaraniwang araw, tayo ay nagsisimba. Napakaganda po na kahit sa pangkaraniwang araw, hindi lamang kung Linggo, kundi araw-araw, tayo ay tumatanggap ng ating daily bread. At ano itong daily bread na to? Walang iba kundi ang ating Poong Jesus Nazareno. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang presensya niya ay ating nararamdaman at ang kanyang presensya ay ating nararanasan dahil tinatanggap natin siya sa Eukaristiya. Jesus is present with us. Jesus continues to give His life for us when we receive the Holy Eucharist. Kaya sana po maging prioridad natin, ang ating relasyon sa Panginoong Hesukristo. Sana maging prioridad natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang paglapit sa Diyos. Subalit ang tanong rin ay ganito, pagkatapos ba magsimba, pagkatapos natin sa tanggapin sa Eukaristiya, tapos na, balik na sa dating buhay? Yun din ang isang magandang pagnilayan natin. Suriin natin ang ating sarili. What happens after we receive Jesus in the Eucharist? Pagkatapos natin siyang tanggapin, nakapagbabago ba si Jesus ng ating buhay? Baka naman, pagkatapos natin magsimba, kahit araw-araw pa magsimba, pero paglabas natin sa simbahan, balik tayo sa mga maling gawain, mga masasamang gawain. So anong halaga ng ating pagtanggap kay Jesus? Kaya yung epekto ng pagtanggap natin kay Jesus, sana ay nakapagbabago sa atin at tayo ay patuloy na nagpapakabanal. Tayo ay patuloy na nagpapakabuti bilang Kristiyano.
At yan ang hamon sa ating lahat. Yan ang hamon sa ating lahat na mga deboto ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Huwag lamang na tayo ay nagdarasal, maganda, nagdarasal. Huwag lamang na tayo ay tumatanggap ng Eucharistia. Maganda, tumatanggap tayo ng Eucharistia. Subalit lahat ito ay dapat sana ay naisa sa buhay natin. Makita ng iba sa atin na si Jesus ay buhay sa pamamagitan ng ating pananalita, sa ating kilos, sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Mapakita natin si Jesus ay buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong langit. Ating tutugon, Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Atinawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eucharistia ay isang palagi ang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eucharistia, manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalakas ng Eucharistia sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw, manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ng iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Pinumuri kita, Poon, sapagkat ako'y hiniligtas. Mga kaaway di makuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aayin natin
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito si Jesucristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig, bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay
na pamista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kaniyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y iningain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabihin kanina, ihayag pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Mabibili pa rin po ang ating official at na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalwalhati kanamin.